sa sarili, awit na pagpuri, alay namin sa'yo, tingin na dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Abril, Biyernes ng Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Biyernes sa ating Panginoong Hesukristo. At ating ialay ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Mga kapatid, si San Pedro at mga kasama ay hinuli ng mga pinuno ng templo dahil sa ng pagtuturo tungkol sa ating Panginoong nabuhay muli. Pero ang kabutihang loob ng Diyos ay napahayag na siya ay nagpakita sa kanyang mga apostol noong sila si San Pedro at mga kasama ay nangisda. Tayo ay nakaranas lagi ng mga biyaya at kabutihang loob ng Diyos. Pero kung minsan hindi natin ito pinahalagahan o dili kaya hindi natin kinikilala. At dahil dito, tayo nagkasala. Kaya iminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa nubay kapayapaan at sa nubay kapayapaan sa mga taong Sa Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. 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 Panginoon, ka
Diyos, Anak na Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap ng sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong ay may isa katuparan ang panampalatayang aming ipinagdiriwang sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupon lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumasampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan
at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubos ang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinapako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngala ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinawag na Tinaguriang Kambal, Nathanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangisda ako. Kasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 kilometro lamang. Pag-aho nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoon na kadami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, inuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupon lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Biyernes tayo ng 8 araw na pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli. At ngayong araw, atin pong pag-aralan ang tema. Ang tema po sa araw na ito ay kabutihang loob. Sa salitang Hebreo, ito ay chesed. Sa salitang koinokorna Griego, sapagkat ang ating mga pagbasa sa Bagong Tipan ay nakasulat sa Koino ng Griego, ito ay kalosine. At sa Latin, dahil titranslate ni St. Jerome ang Biblia sa Latin, benignitas. Sa ating salita, kabutihang loob. At ang kabutihang loob ay napahayag po sa gawa ng mga apostol ngayon sa ating unang pagbasa, Kapitulo 4:1-12, na sa pangalan lang ng ating Panginoong Hesus, napagaling ang isang lumpo, nagalit ang mga pinuno, sila'y hinuli at ikinulong. Pero ang kabutihang loob ng Diyos ay hindi pa rin nawala. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 117,
kung anuman ang tinanggihan na bato sa mga manggagawa ay naging panulukang bato at ito po ang ating Panginoong Hesus. Tinanggihan pero naging importante na bato sa tinatawag na panulukang bato na ginagawa ng parang arko na daanan sa isang bahay. Sa atin pong ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 21 hanggang versikulo 1 hanggang 14, ito ay mayroong kakaiba na kahulugan. Ang unang kahulugan dito ay una sa lahat, ang ating Panginoong Hesus ay tumawag na kay Simon Pedro at mga kasama niya mga apostol na sila ay maging mangingisda ng tao. Ngayon, naging mangingisda sila uli sa mga isda. Samantalang inangat na sila ng Panginoon, nagbalik sila uli sa dati nilang gawi. Pero ang ating Panginoon ay nagpahayag at napakita pa rin sa kanila na wala silang huli ng buong gabi. Ang gabi, ang simbolo po ng panahon na ang tao kung minsan ay pinagdaanan na karimlan o problema ay parang isang gabi. Kaya wala silang huli dahil bumalik sila, bumaliktad sila. Sila sana ay mangakit ng tao upang dalhin sa Diyos. Nagbalik sila na manghuli ng isda na ordinaryo. Pero sa bukang liwayway, madaling araw na, ang ating Panginoon nakatayo doon sa pangpang. At kanya pong tinanong manghuli sila at sabi na wala. Kaya sabi ng Panginoon, ang Panginoon na isang karpintero, nagtuturo sa mga eksperto na mangisda na sina Simon Pedro at iba pa, ilagay niyo ang inyong lambang buhay natin. Ayon pa kay San Vicente Ferrer, kasi ngayon ay sana piyesta ni Vicente Ferrer, pero dahil Oktaba ng Pasko ng Pagkuhay Muli, hindi po natin siya pinagdiriwang. Pero ayon kay San Vicente Ferrer, kung gusto mong tulungan ang iyong kapwa, lumapit ka sa Diyos at manalangin upang ikaw ay bigyan niya ng kabutihang loob. Babalik tayo sa kabutihang loob. Ang kabutihang loob ay napahayag sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 21. Dahil ang ating Panginoon, nung pagdating na nila doon sa pangpang, sinumbatan ba sila ng Panginoon? Hindi. Sabi na, mag-almusal na tayo. Dahil mayroon ng isda na niluto ng Panginoon kasama yung tinapay na nagpahiwatig sa mga apostol, bakit kayo maghihirap pa sa pangingisda na wala sana silang huli pag hindi tinuruan ng Panginoon? Mayroon naman nakahanda na pagkain para sa kanila. Sa buhay natin kuminsan magkaroon tayo ng pagbabalik sa dati na dapat kung tayo nagbabago, sundin na natin ang kalooban ng Diyos. At kapag kasundin natin, tayo ay magkaroon din ng mga biyaya. Paano magpahayag ng kabutihang loob? Una, kailangan na magkaroon tayo ng isang positibo na pagdingin sa buhay at atin pong tingnan ano ang ating magagawa na mabuti sa ating kapwa. Pangalawa, gawin natin ang kaya nating gawin gaano man ito kaliit sapagkat hindi naman kailangan ng ating kapwa ang mga malaking bagay. Ang kailangan lang, halimbawa, tawagan yung mga tao na may malaking problema o dili kaya pakinggan sa kanilang pagdaing, sa kanilang mga problema o dili kaya lapitan sila sapagkat naghihirap sila. Ang pakikiisa sa kanila ay tama na. Hindi naman nag-antay yung mga tao na tulungan sila sa kapwa rin lang mahirap. Ang kailangan nila ang pakikiisa at habag at awa at pakiramay na kinakailangan nila. Pangatlo, ay gagawa po tayo ng paraan na mag-volunteer sa kahit anong mang trabaho.
ito'y nakapagpasigla sa ating pananampalataya, nagpahayag din ng ating kabutihang loob. At pang-apat, atin pong tingnan, ano ba talaga ang kailangan ng ating bayan, ng ating sambayanan, ng ating komunidad, at doon tayo masintro, hindi sa kung ano-anong mga gusto natin, bagkos sa tunay na kailangan ng ating kapwa-tao. Kapag ka ito'y ating ginagawa, napahayag natin ang kabutihang loob. At kung tayo nagpahayag ng kabutihang loob, ang Diyos ay ating napahayag sa ating kapwa-tao. At kung napahayag ang Diyos sa ating kapwa-tao, atin pong nabitbit ang ating kapwa-tao tungo sa Diyos upang ang Diyos ay pumapanginoon sa kanyang buhay. Gawin natin ito. Dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa-tao sa pamagitan ng kaya nating gawin sa ating kapwa na magpakabuti, magpakabait, at may kabutihang loob. At ang Diyos ay suma sa atin lagi na Panginoon ng pag-ibig at kabutihang loob. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya nang may ganap na tiwala at sabihin po natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila na makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, ibinalik mo sa amin sa iyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpatutuo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Ng namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagtiwa. Unang mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginanap na pagpalitan ng mga kaloob mo at ang aming mga alay upang ang aming mga kinahiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapanginoon, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal, naghahain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa namang helis si siawit ng papuri, sinumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 ang inyong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng padakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiludan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ang gawin ng banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanhang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirbatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Vicente de Ferrer, San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
kaniyang gawa'y walang hanggang. Sabihin ang sambayanan ng Israel. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. At pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Crescent Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
nasa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may panalagutan sa isa't isa. Lahat ay tinipon ng Diyos na kami niya. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagkasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng Pong Isus Nazareno kay na sa loob at sa labas ng tahanan ng ating Panginoon kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin iringgi ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at hanggang ilangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat na nakiisa sa atin. Naway, pagpalain ka lagi ng Panginoon Diyos. Kabutihang loob ay ating isabuhay upang ang Diyos ng kabutihang loob ay po ang Panginoon sa ating mga puso. Ngayon po ang Kuwestbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na Kuwestbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Baswasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Purihin aleluya, na, aleluya. Purihin natin ang ating Pong Isus na. Nazareno, sinasamba ka namin, inipinduhong ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na amin.